Hi guys! Welcome dito sa aking channel. Ang reading ito ay para sa pangkalahatan. Ito ay love reading para sa pangkalahatan. Paalala lamang po na reading nito ay general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-resonate sa reading nito. Hopefully ay makuha ko yung energies mo guys. May ending. Nagkaroon ng ending. This is your energy, the Six of Pentacles and the Tower. So, merong naguho or gumuho yung buhay mo. May ganong nangyari, no? Na may nag-end. May mga nawala sa'yo with the Tower card. Pero ikaw yung person dito, guys, na giving, matulungin, charitable, or yung sa mga less fortunate or yung mga hindi nakakain ng maayos. I mean, yung mga nanghihingi ng tulong, no? Tumutulong ka. Yun yung energy mo dito, eh. Na with the Six of Pentacles. Abundant naman yung buhay mo, guys, eh. Wala ka namang problema sa pera, eh. Tuloy-tuloy yung pasok ng pera sa'yo dito. Kaya nakakapagbigay ka sa mga less fortunate ng pera. Pero may mga nawala sa'yo dito. Or sa person mo, no, pagdating sa relationship mo, nag-end yung relationship mo with your person. Nagkaroon ng distraction, no? Na-destroy yung relationship nyo. Ano bang cause ng destruction ng relationship nyo? O pagkasira ng relationship nyo? Anong reason? Devil card, oh. The shadow side. Lumabas yung the devil card or the shadow side. With the Temperance, Ace of Cups. Clarification of the Temperance para makuha ko talaga dito. May the Devil card din. So, ibig sabihin, may gumawa dito ng dark energy or dark na bagay. I mean, yung dark magic or kaya ay scheme, no? Clarification of the Temperance. Sinira yung pamilya nyo, oh. Yun yung nasira dito, pamilya nyo. Naging cold yung person mo sa'yo. Or kinut off mo tong person mo. Manipulated yung isipan ng person mo dito, guys. Kaya nagkagusto siya sa isang person na yun. Ito yung energy ng nag-ano sa inyo. Nagpahiwalay sa inyo ng person mo. The Temperance. Parang itong person na to ay angelic yung personality. Feminine, no? Feminine to. Feminine type. Yung energy niya. Balance with the Temperance. Pero may ginawa siya dito sa person mo. You know? Manipulated yung utak ng person mo. Clarify nga natin from the shadow side. Ano may ginawa na dito sa person mo? And we have here the Ace of Cups. Nagkaroon sa kanila ng new beginning ng person mo. Nagkagusto sa kanya yung person mo dito. It's because may ginawa siya dito sa person mo. I-clarify natin. May ginawa siya. Hindi
kumbaga yung isip ng person mo ay distorted. As you see, parang hinahunt na hindi siya yon, no? Manipulated yung isipan niya dito para magkagusto dito sa isang person. Para magkaroon ng new beginning sa kanila. Yes, may new beginning, new love na nangyari. Or may another lover itong person mo, nagkagusto siya sa isang person. It's because, sabihin na natin ginayuman yung person mo. In short, clarification of the shadow side or the devil card dito. Third party, see? Third party. Ito yung energy niyo, yung babae din. The Nine of Pentacles. Heartbroken ka dito, possible ito yun. In reverse. Parang santo. Yung, parang santo pagkaharap mo tong person na to, or kahit sino may yung kaharap nito, no? Parang santo pero yung gawa niya ay sa demonyo. Kumbaga yung gawain niya o yung ginagawa niya ay hindi matino. Katulad yung ginawa niya ng gayuma yung person mo dito, or spell or ritual para magkagusto yung person sa kanya. Third party, para maagaw niya. Para ma-in-love sa kanya. Na-in-love sa kanya yung ano mo dito. Yung tuloy-tuloy. Kasi manipulated yung isipan ng person mo. So, kung gusto mo maibalik yung person mo, gayumahin mo din. Lalo kung asawa mo to. With the Ten of Cups in reverse, sinira niya yung pagsasama nyo. Asawa mo to, guys. May nag-request nito. Ewan ko lang kung sa'yo ito. Sino ba yun? Nakalimutan ko. May nag-request eh. Sinira niya yung pamilya nyo. Dinestroy niya. Gamit yung ritual. Black magic. Kasi pag pamilyadong tao, hindi naman basta-basta papatol talaga yan sa iba. No? Lalo na kung syempre, mahal yung pamilya niya eh. Maliban lang kung gagawan nga siya ng kung wala ulit pinsa, no? Gagawan siya ng ritual para ma-in-love. Manipulated yan. Isip niya, hindi siya yun, no, yung person mo. Hindi siya yun, yung, kumbaga, para napipilitan lang siya. Kasi yung isip niya, manipulated nga ng spell or love spell, no? Kaya na-obsessed siya dun sa isang person. Yan yung sabihin natin, na-obsessed siya dun. Na in love siya ng todo dun sa isang person. Dahil, dahil may ginawa sa kanya yung isang person dito. Na in love siya dun. Nagkagusto siya. With the Three of Swords, nasaktan ka ng gusto dito guys eh. Nalaman mo to, may third party. Nagaw niya yung person mo dito. With the Nine of Pentacles in reverse, itong person na to guys, yung nang agaw sa person mo, ay, ito guys, yung reading nito, hindi makaresonate sa lahat, no? Merong nag-request na, iwan ko lang kung nakuha ko yung energy mo, pero, hopefully, no? With the Nine of Pentacles dito, in reverse, itong person na to, yun ang, sabihin na natin ng gayuma o ginawa ng ritual yung person mo, na-obsessed yung person sa kanya. Na-in-love ng todo-todo. With the Ace of Cups, no? Na possible, nag-ilop na itong person sa kanya or na-in-love, no? Na-obsessed. Sobrang nasaktan ka dito, guys. Sa ginawa nila ng third party na ito. Itong person na to, yung gumawa sa person mo or nang-agaw sa person mo, hindi kasi siya stable financially. With the Nine of Pentacles in reverse, itong person na to, yung third party, salat sa pera. Gusto niya ng magandang buhay, masaganang buhay.
Tingnan natin kung ano ba yung dahilan kung bakit. Anong dahilan kung bakit niya inagaw yung person mo? Kung bakit niya ginawa yun? Anong dahilan? Para magkaroon ng union sa kanila. Magsama sila. Para walang conflict. Para wala na siyang problema. So, inaaway niya itong person mo, possible. Para siya yung manalo dito. And with the Queen of Swords pala, guys, no? Nasira yung pamilya nyo. Nung nalaman mo na may ano dito, may third party, possible na kinat off mo yung person mo. Yes, we have here the Two of Cups, eh. Para magkaroon ng union sa kanila, no? Reconciliation, union, or pagsasama, yung magsama sila dalawa. Yun yung purpose niya. Anong habol nito sa person mo? Anong pinaka-main na habol niya? You know, gumagawa talaga siya, guys, no? Nang gumagawa siya ng witchcraft, ritual, lumabas to eh. Siya kayong the devil card. Clarification to. Anong habol niya? Possible pera. Yun yung nasa isip nito. Kaya niya ginagawa yun. Kaya niya ginawa yun. Ginayuan niya yung person mo. It's because of money. Yun yung focus niya dito. Pera. Pera ng person mo. Mapirahan niya yung person mo. Mahututan niya. Makuha. Ang sakit nun, guys, no? Yung pinaghirapan ng kunwari asawa mo. Tapos iway makinabang. No? Naasawa mo yan, ha? Di ba ang kapal ng mukha ng kabit? Na siya ang makinabang. Di ba? May ganun. Thankful naman ako at hindi naman nangyayari sa akin. Yung akin dati sa asawa ko, inaala lang pala yun. Inaala ko lang. Pero, pagka ganun, no, ang sakit nun, no? Sa akin, inaala pala yun, ha? Ay, paano pa pagtotoo, di ba? Sa akin, parang gusto kong patayin yung asawa ko, inaala ko pala yun. Pero ito, ginagawa yung person mo, guys, no? And with the Knight of Wands, hindi to attracted sa physical na anyo, physical anyo. Sa looks ng person mo, hindi ganun ka-attractive yung person mo dito. Alam mo kung ano habol niya sa person mo? Focus niya, yung pinaka-goal niya dito, pera. Pera ng person mo. Siya makinabang ng pera ng person mo. Ano ba trabaho ng person mo na to? Bakit pera yun? Ano kaya ang trabaho ng person mo dito? Kung bakit nahabol niya? Ah? Possible na itong person mo ay may sinisimula na project. Hindi naman ganun kayaman yung person mo dito eh. Pero, meron siyang sinisimulan, no? Project na kikita siya dito. Na itong person mo ay hardworking. No? Parang natatrabaho na din itong person mo. Pero dahil sa wala ngang pera to, unstable financial itong naagaw sa person mo. At
Possible may inggit din to eh, sa'yo eh. Dahil masaya kayong pamilya, no? Masaya yung pamilya niyo. Yun, hardworking lang talaga yung person mo. Skillful sa trabaho niya. Kung ano man itong career ng person mo or kung ano man itong trabaho niya. No? Or possible, nagsisimula din ng business. Or else ay, no? Hindi naman mayaman yung person mo dito eh. Masipag lang. Hardworking, tutok sa trabaho. Walang pera kasi itong nang-agaw sa person mo. Pera. Piperahan niya yung person mo. Para mabuhay siya. Mga agaw pa. Mamira na. Mga agaw pa, no? Animal na niya. So, let's see kung ano yung feelings ng person mo towards sa'yo ngayon. Ayun, no? Yung isip niya dito, guys, merong distance. Conflicted. Ace of Pentacles. Gusto niyo mag-offer sa'yo. Gusto niyo magsimula kayo muli with the Ace of Pentacles. So, na-stable, pero may distance. May inaantay ito. With the Sun in Reverse. Parang nahihiya to sa'yo eh. Gusto niya ng union, no? Gusto niya nga ng reconciliation sa inyo ng person mo. Baka hindi mo alam. Baka nahuli niya yung isang person na ginagawa na siya. Pero conflicted pa rin yung isipan niya. Siguro puso niya, no? Nararamdaman niya na mahal ka talaga niya. Nag-antay siya ng tamang timing dito yung person. But with the Sun card, parang nawawalan siya ng positivity. Strength, energy, parang nananamlay siya dito, no? May inaantay to, tamang timing, possible, may distance, baka sa abroad ng person mo, no? Or else ay, sa may inaantay to person mo, to have a union with you, reconciliation, o gusto niyo yung stable yung buhay niyo, yung magsama na kayo. Stability yung offer niya dito. Nagmamadali itong person mo guys with the Chariot to. Buo na yung loob niya. Kahit na conflicted yung isipan niya. Kahit na confused. Kasi kinoconfuse na itong third party yung isipan ng person mo. Kinoconfuse niya. Feeling stuck yung person mo. Full of negativity. Manipulated niya yun. To. Pero buo yung loob ng person mo kahit na parang yun. Kaya siya nakakaramdam ng panghihina or nakakaramdam siya ng parang nawalan siya ng hope sa connection niyo or nadidelay ito kasi stagnant, parang nasa limbo yung person mo dito. Isipan niya. Dark. Hindi niya makita eh. Kung ano yung patutunguhan niya eh. Kung ano yung tamang desisyon dito. Pero buo yung loob niya. Na makipag reconcile sa'yo dito. Pang long term and stable. Stable na yung pagsasama niyo. Bakit? Ano yung ginawa sa kanya nung anong nalaman niya doon sa third party na yun? Bakit gusto niya makipag-reconcile sa'yo? Message. Deceit. Deceit. May nakita siyang message. Nabasa niya siguro yung message na dinideceive siya ng isang person with a message. Possible nakita niyo yung text. Sa text, sa message, na yung person na yun ay may sikreto. Possible nalaman niyo, no? Na kung ano yung mga ginawa ng third party na yun.
with the moon, no? Na-discover niya. At sinungaling with the moon, yung third party na yun, no? May ginawa siyang something hidden. There is mystery. Para maging stable siya financially. Ginagamit niya yung person mo. So, ito na lamang guys para sa collective reading ngayon. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ma-notify kayo sa masusunod na videos yung upload ko at paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.